Hi guys, welcome to today's vlog. Today is a Monday, so alam niyo naman, pag Monday is a car day. So ngayon papunta tayo sa Drive Plus Car Center. Mapapal tayo ng mags kasi it's time to say goodbye sa Rega Master. Sad to say, but meron naman kapalit, mamaya ipapakita ko sa inyo. And itong vlog na to is a Budol vlog. Which means papakita ko sa inyo yung mga car parts, car accessories na binili ko the past few days. And excited ako pakita sa inyo yon kasi mura lang siya. And alam ko magagamit nyo rin and makakatulong to sa inyo. So stay tuned. Pero bago lahat, this vlog is brought to you by Motul Auto Plus, Box and Stop, LG2 Auto Station, M-Truck and Barta Batteries, Falcon Tires, and Drive Plus Car Care Center. So nandito tayo ngayon sa Drive Plus. Nakasalang na yung S13. Ngayon papalitan natin yung Rega Master. At ipapalit natin yung bago natin yung mag. Mamaya papakita ko sa inyo ngayon, pero ngayon ayusin muna ni Kuya yung kotse. Alright, so yung Rega Master, tanggal na yung goma. So ayan siya. Bare naked. But yeah, sad to say, it's time for this mags to say goodbye. Babalik na natin siya sa may-ari, which is si Mr. Banawi Boy. And papasalamat ako kay Alex na pinahiram niya ako sa mugs niya. And itong mugs na to, isa to sa mga favorite mugs niya. Bukod doon, sobrang gaan kasi talaga ng mugs na to. Ayan, super lightweight. And itong mugs na to is parang P37, bagay sa lahat ng kotse. Lalo na sa S13 ko. Itong bagong mugs natin is actually kay Alex ulit. Pinahiram niya tayo ulit ng mugs. Ganong kabait si Mr. Banawi Boy. So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel niya, subscribe kayo sa channel niya. Ito yung channel niya. So ito yung first budol for this vlog. This is itong CR Kai, Work Emotion CR Kai 17x9 plus 28. So ayan siya. And of course, naka Falcon Azenis FK510. So and ito kasi is 24545. Kung makikita nyo, ang ganda ng pagkamiti ng 24545 sa 17x9. So ito talaga yung pinaka perfect na setup or size ng wheels for 24540. Kaya rin ako nagpalit talaga ng mugs kasi yung 24545 ko na tires is mas bagay siya sa 17x9. Gaano? Gaan? Sobrang gaan talaga niya Rega Master. So yun, kaya ako nagpalit ng mugs kasi yung 24545 kong tires is best paired with a 17x9 wheels kasi itong Rega Master is 17x8. Basta hindi siya ganun kalapad ng CR Kai. So nagpalit tayo ng CR Kai, pinahiram tayo ng CR Kai ni Alex para mas gumanda yung fitment ng tires. So pakita ko sa inyo na nakakabit yung CR Kai dito. So okay, so nakakabit na yung CR Kai. Tingnan natin kung ano yung itsura niya sa S13. So ayun na. Ganda ng lapad, oh. Lapas ng konti. Ito rin ito medyo labas. Kung kailangan ko i-camber ng konti. But, yeah. Ganda. Mas gusto ko yata ito kasi sa Rega Master. Kayo na ang bahalang humusga. Comment down below kung ano mas trip nyo. Rega Master or itong CR Kai.
ano mas bagay sa S13? Tignan nyo. Ganda. Pogi. Tignan nyo yung fitment. Boom. Oh, ho, ho, ho. Sobrang pogi. Grabe. Well, I'm so happy. Alright guys, so dito tayo ngayon sa Banawe, sa Banawe Boy HQ. Ayan yung patrol niya. Yun. So, for our next budol guys is this Cusco battery stay. I got it from P1 Performance Parts. Message nyo sila kung gusto nyo ng gantong kapormang battery stay. And alam ko meron din silang mga mags and mga iba pang Cusco parts and iba pang mga magagandang Japanese brands. So, yeah, message nyo sila. And, syempre, kung meron kong gantong kapormang battery stay, of course, dapat meron kong magandang baterya. Like this, M-Track Plus na battery. So, this is our third budol. Yan. Itong binili kong M-Track Plus battery is the Chrome series. Alam ko meron pa sila mas maganda dito, which is the titanium and the, I think the platinum. So ito yung sa akin, Chrome series. So mas magaan sa current na battery ko, so papalitan natin yon. Alright, so nakakabit na yung M-Track kong battery and yung Cusco ko na battery holder, battery stay from P1 Performance. So yun, kung mapapansin nyo, nandito tayo sa bahay ko. Nag-teleport tayo dito sa bahay. So, yeah, ayan. Mas maliit itong battery kong bago compared dun sa luma na mas malaki. So, mas magaan siya. And kahit na maliit siya, kaya niyang pagganahin yung SR20 na makina ko. So, walang ka-problema. Actually, ginagamit ko na din to for how many days na rin. So, perfect talaga tong M-Track na battery. So, yan. Actually, ito sa Crisida, naka-cover yung Crisida ngayon. Yung ginagamit ko na battery dyan is also M-Track. And kung nanonood kayo ng mga stories ko, parating ayaw mag-start tong kotse na to kasi bihira ko lang siya gamitin eh. Pero mula nung napalitan ko ng M-Track na battery, itong kotse na to, never na nagka-problema ng pagsa-start sa umaga, yung mga hard starting na ganun, wala na. So, malaking tulong talaga yung mga ganitong klaseng battery. Saba. Siguro mababa lang. Yung. Alright, so for our next budol, si Overspec naman. Yan. Si Overspec, ito yung mga gamit niya. Pero ang isa sa mga main products nila is this plate frames. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Unboxing tayo. So, itong plate frame na to, malamang para sa plaka. Kasi, yung plaka ko ngayon, nauusi kasi ako kasi ito yung plaka ko sa likod. Yung unang plaka ko na nakalagay dito, na bend yung mga corners. Siyempre, pag ginagawa, actually, ito may konting bend na yun. Pag ginagawa yung kotse or may dumadaan, nabe-bend to. So, hindi mo na siya mababalik sa original. So, nakaka-OC. Kaya ako, ang ginawa ko, naghanap ako ng plate frame na hindi siya obnoxious tignan, hindi, kumbaga, madumi tignan sa kotse. And ang nakita ko is itong overspec na plate frame. Kasi itong plate frame nila, very minimalist. Itong, meron tayo is color gray. Meron din silang madaming colors. Meron din silang black. And meron din silang sa mga pang euro. Yung mga iba yung butas ng plaka. So lahat kompleto sila. So itong kinuha ko is color gray. So ayan. Ilalagay mo lang siya sa likod ng plaka. And hindi siya malaki masyado tignan. Kasi yung itsura niya very minimalist lang. Kung mapapansin nyo, parang nakayakap lang sa likod ng plaka. And also may mga serial numbers po. Galing, naka laser etched yung logos niya.
So, para makita nyo, para malalaman nyo sinasabi ko, kabit natin siya sa plaka ko. Ayan yung itsura ng walang plate frame. Ito naman yung itsura ng may plate frame. Alright, so, nakabit ko na yung plate frame or plate holder. So yan, makikita nyo, hindi na mayuyupi yung plaka kasi meron na siyang parang frame sa likod. Tsaka matigas to, ah. Ito, hindi ko pa nakabit yung isa, eh. Matigas siya, makapal din siya. So, hindi siya basta-basta mayuyupi. Eh, saka yan, meron pang Pilipinas na logo. So yung sabi ko kanina, laser etch siya. And very sleek. Parang titignan mo nga, parang walang plate frame na nakalagay, eh. Sobrang linis lang niya. So yun yung gusto ko talaga. Syempre gusto ko malinis yung overall look ng kotse. Hindi madaming abubot. So ito, naglalagay ka ng abubot pero hindi dumudumi yung kotse. Which is, yun yung pinaka gusto ko sa overspec. So if gusto nyo umorder sa overspec ng mga plate frames, and alam ko, meron din silang mga steering wheel cover na parang gulong, rubber, ang ganda tingnan. So pag nilagay mo yan sa kotse mo, very, yun nga, sleek and minimalist yung dating. And kung gusto nyo, meron din silang cap. Yan, Overspec Manila. So pwede kayo umorder sa Shopee and sa Facebook nila. Lazada meron din. So ilalagay ko yung link dito sa baba para makita nyo saan pwede umorder. Alright, for our next budol naman is this LED lights by LED Manila. Ayan, papalitan natin tong park light ko kasi ito ngayon halogen yung yellow or yung OEM na bulb. Ngayon papalitan natin ng LED, yung malakas na puti, yung nakakasilaw sa kalsada pag nakikita nyo. Kasi itong ilaw ko is yung LED, yung nakakasilaw yan sa kalsada pagkasalubong nyo. Yun yung mga kinainisan nyo kasi sobrang lakas. Pero ibababa mo lang yung headlight para hindi nakakasilaw. And may mga ibang LED na may parang harang or yung ganito na headlight na parang may harang para hindi siya masyado mataas. So yun, ito, papalitan natin ito ng LED para pareho kasi ito puti na LED tas ito yellow na halogen, so hindi maganda tignan. So papalitan natin ngayon ng LED by LED Manila, ito para parehong white siya. So ngayon babaklasin lang natin to. So yan, bago ko pala tanggalin yung bulb, pakita ko sa inyo yung kulay niya before. So ayan, yan yung kulay niya, medyo yellowish. So yan yung OEM halogen ng Nissan. So ngayon palitan natin yan ng LED. So yun, silaw na ako. Ang sakit sa mata pero ayan, ang ganda ng ilaw. Sige, pabuksan natin yung headlight. Sige, ganun mo pa, Ayn. Boom! Silaw kayo, no? Okay na, okay na. Nasilaw din kayo. Pero yan, yan yung LED natin ng ganda by LED Manila. So kung gusto nyo din umorder, lagay ko sa description box yung link nila. Yan, so ngayon, pantay na yung ilaw ko. Papatay ng headlight. Yun. So, yan. Ang ganda talaga tignan kapag LED na yung park lights ko. Yan yung parang ano niya, dimples, eh. Ganda, ganda. Salamat LED Manila for the lights. Alright, for our next budol, para naman sa makina. And yan, Motul Oil by Motul Auto Plus. Ang gamit kong oil is Multi Power Plus 10W40. So yan, pero hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-change oil natin kasi masyadong matrabaho yon. Super duper thanks sa Motul Auto Plus, kay Sir Charles and kay Sir D5. Alright, for our next budol is this GK Tech na mirrors. Itong GK Tech mirrors na to is a gift by Luis Gono, sila Auto Plus. Regalo niyo sa akin nung birthday ko. So I super duper appreciate you, Luis. Touch ako na meron pa akong regalong ganito. Pakita ko sa inyo kung ano yung niregalo niya sa akin. So, yan, tanggalin natin sa box. So, yan. Kita nyo ba yan? Side mirror na parang Ganador siya pero GK Tech.
And specific talaga for S13. So bolt on siya. So yan. Meron pa siyang mirror na blue lens. Pero papa-body color natin to para mas maganda. So ito yung, yan, meron ding mga plate. So ito yung isa. Dali natin. Yun. Ayos. Ganda. So abangan nyo yan sa S13 kapag na pinturahan na. And yes, malapit ng pinturahan yung S13. Papakita ko sa inyo kung saan siya pipinturahan. And for sure meron tayong update vlog para sa S13 kapag napinturahan na to, pag wala na yung mga gray na yan and all white na siya. Alright, so parang uulan. Sayang naman yung car wash natin sa kotse na to. Yung isa naka-cover na. So kapag rainy season, kailangan natin i-cover yung mga kotse natin para syempre hindi babasa. Pero yung iba sinasabi nila hindi advisable maglagay ng car cover kapag umuulan kasi nagagasgas. Pero ako, dahil isa lang yung kasya sa garahe namin, so wala akong choice kundi ilagay sa labas minsan yung kasita pati S13. So bumili tayo ng car cover. Ito yung last na budol natin. Nabili ko lang to sa Shopee. And wala nyo magkano, 200 pesos. 200 pesos lang to. Pero syempre expect nyo pag 200 pesos lang yung car cover, manipis. Pakita ko sa inyo. So ayan, hindi ko na muna bubuksan. Ito dalawa yung binili ko eh. Ito yung sa Crisida. Ayan o, manipis siya. And expect nyo na hindi yan tatagal. Saglit lang yan. Pero it does the job. Kasi yung mga binibili ko rin mga ibang car cover sa Shopee, makapal, mas mahal, pero napupunit din eh. So might as well bumili na lang ako ng pipitsugin na car cover and pupunit lang din. Pero at least mas nakamura ako. So yan, lagay ko sa, so yan, lagay ko sa link or sa description box yung link ng car cover to. 200 pesos lang, 260, parang ganun to be exact, para sa mga kotse nyo. Kung nakatulong man ako, tulungan kayo gumastos pa. Like niyo yung vlog ko and subscribe na rin kayo sa channel ko na kung nag-enjoy kayo sa mga napanood nyo. And madami pang mga gato, ahente tayo ng gastos. So pag napapagastos ako, gusto ko mapagastos din kayo. So yun lang yung car life naman talaga eh. So yeah, dito na natapos yung vlog natin. Thank you sa mga assistant yung dalawa, si Ed pati si Ayn dito. Assistant na walang ginawa. wala yung tulong naman. So if gusto nyo umorder ng mga merch natin, buzzmotorsport.com, yun yung website natin. And also may bago tayong collection, yung round 6 collection, available na yun sa website. And meron din tayong mga NFT, it's opensea.io/buzzmotorsport yung mga NFT natin doon. Kung gusto nyo, pwede kayong bumili doon. So yun lang, I hope nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe para mapanood nyo pa yung mga iba ko pang vlogs. Madami pa akong mga papalabas ng mga vlogs, so stay tuned. So yeah, yun lang. Always sit on daan. Enjoy car life. See you in my next vlog. Down to the flow. I've been on a road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going up, that's why they call me New North. You could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these horses say. Just get my good side, make sure that shit 4K.